Hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. So ngayon ipapakita natin kung paano ba gamitin ang moving average, ang RSI, pati ang parabolic SAR, stop and reversal. Okay, so simulan natin dito sa moving average. So ngayon nandito tayo sa chart ng XAU USD, which is gold USD. Okay? So, first tap natin yung indicators list. Next, hanapin natin ang moving average. Set natin siya sa period 20, kulay red, at 3 pixels. Okay, so ayan yung red line. Nakakita nyo sa chart. Next natin dyan is yung moving average period 50. Okay, then kulay green. Period 50 and then kulay green. Lagay natin kulay green. Okay. Yan. So, paano ba gamitin to? Una, pinakamadali is yung crossover ng moving average. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng crossover banda rito. Ito siya. Crossover dyan. And then, yung moving average 20, yung red line, is pababa. So, doon tayo nagkakaroon ng selling position. So, mapapansin nyo, bumaba siya. Okay? So, bumaba siya dyan. The next, kapag naman yung moving average 20 natin is pataas during crossover, kagaya nito, ayan, ito yun. So, dito, dyan tayo nagbabay. So, makikita nyo, tumaas siya. So, yan yung simple yung paggamit ng moving average. Pero marami kasing strategy gamit ang moving average. Next strategy natin sa moving average is yung layo niya sa candlestick. Okay? Layo ng candlestick sa moving average yan. So, kung makikita nyo, dito, yung candlestick natin is above, ito siya, above ng moving average, 20 and 50. So, habang malapit pa siya, dito, malapit pa siya kay malapit pa yung candlestick niya kay moving average, dun tayo nagkakaroon ng good entry para sa buying position. Habang dikit pa siya above ng moving average 20 and 50, so yun yung good entry natin ng buying position. So mapapansin nyo, habang nung nakabuy tayo dito, tumaas siya. Ayan. So habang lumalayo yung gap, yun yung para nagiging chance na hindi na siya good entry na buy. Nagiging chance na siya para mag-stop ka ng position mo. So, paano ba natin malalaman yung stop ng position natin? So, kapag nakita nyo na pabalik na siya kay moving average 20 at 50, yun na yung chance na nabababa na siya. Pwede na tayo mag-stop nun. Then, kapag umilalim ang candlestick sa ilalim ng moving average 20 and 50, good naman siya para sa selling position. So, tignan natin. Ayan, kagaya na ito mga example natin. Ito yung sa pinakabago. Ayan, updated. So, ayan siya. Mapapansin nyo rito, nasa ilalim na siya ng yung candlestick nasa ilalim na ng moving average 20 and 50. So, dito, good entry tayo para sa selling position. So, bumaba siya. Ayan. So, dito, mapapansin natin, malapit na naman siya kay moving average 20. So, kung aangat to, tataas tong candlestick na to kay moving average 20, possible, tataas na rin siya. So, waiting tayo na i-break pa niya and 50, good entry for buying position ulit. Pataas pa siya ng pataas. Okay? So, next natin, add tayo na isa pa moving average, which is in 200, moving average period 200. So, add natin yan. Yan. Oops. Palitan natin siya ng yellow line. Yan. So, asan ba siya? Yun. So, mapapansin nyo rito, nasa ilalim din ng moving average 200 ang candlestick. Ibig sabihin, mas matagal-tagal pa tong bababa. So, pababa siya dyan. Nakasell tayo dito. Okay. So, kung nasa ibabaw naman siya, kagaya nito, dito, ayan. So, good entry tayo ng buying position dito. Ayan, dito.
yun yung buying position natin. So may mapapansin nyo, pataas siya. Ayan. So yun, hanggang dun. Okay? So yun yung sunod nating gamit para kay moving average. So next natin is yung RSI. Paano natin ginagamit ang RSI? Set natin ang RSI, indicators list. And then, relative strength index. So period 14, 3 pixel, kulay blue, level 20 and level 80. Ayan siya. So ayan yung, ito yun, sa pinakababa. Ayan, RSI 14, nasa level 47.05. Okay, so kapag nakita natin na na-reach ng RSI ang level 80, dun tayo nagkakaroon ng tiyatawag na overbought, sobrang sabili ang mga trader. So dun tayo nagsisell. Kapag naman inabot ang 20, nasa ano siya, level 20, yun naman yung considered siya as oversold, sobrang sa benta. So dun tayo nagbabay. So kung makikita nyo, lipat tayo time frame D1, ayan siya. Kung mapapansin nyo ang D1, ayan, dito nagkaroon tayo dito, oops, asan na ito, nagkaroon tayo dito ng level 80. So sabi niya mag-sell tayo kay level 80. So ito yun, banda rito, then bumaba siya. So profit tayo dun. Okay, so kung nasa level 20 naman tayo, hanap tayo yung level 20, ito. Kung mapapansin nyo, level 20 siya rito. So, ito yun. Sabi niya mag-buy tayo. So, nag-buy tayo, tumaas siya. So, ganun yung gamit natin kay RSI. So, next natin is yung parabolic SAR. So, parabolic, nasa main chart natin ilalagay yan. Stop and reversal. Default settings, wala tayong babaguin. Okay. So, 3 pixels and then yung color lang. Light blue na lang nilagay ko. Yan. Then, okay. So, mapapansin nyo, ayan siya. Yun yung mga dots natin na nasa chart. Ayan. Okay. So, kapag yung dots, ang rule ng parabolic, kapag yung dots nyan, is nasa ilalim ng candlestick, una, ikalawa hanggang ikatlo, okay tayo para mag-buy position. Okay? Then, para malaman natin saan tayo mag-close position, hintayin natin yung dots nya na lumipat sa ibabaw ng candlestick. So, una, ikalawa hanggang ikatlo rin, good to close position tayo dun. Okay? So, vice versa lang yan. Kapag naman nasa ibabaw yung dots, nasa ibabaw ng candlestick yung mga dots, so, una hanggang ikatlo, pwede tayong mag-sell position yan. And then, kapag lumipat yung dots sa ilalim ng candlestick, good naman yan para sa closing ng position natin nung selling position. Okay? So, next niyan, tandaan lang natin is ang parabolic SAR, moving average, yung mga ganyan, indicators natin na yan, is hindi applicable during sideways. Sideways. Okay, paano ba yung sideways? So, hindi siya nagkakaroon ng bullish trend or bearish trend. Sideways lang talaga yung galaw niya. Okay, so yan yung gamit natin, ganyan natin gamitin. Ang moving average, ang RSI, pati ang parabolic SAR. Okay. So, next video natin, itatopic ko paano ba gumamit ng Fibonacci retracement. Okay, so kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel natin, subscribe kayo. And then like niyo na rin tong video, share niyo na rin sa mga kaibigan niyo, yan, para at least maturuan natin sila. So, tuturo tayo ng libre. Hindi tayo magpapabayad kahit kanino. Turuan natin sila. Meron tayong group chat, meron tayo sa Telegram, meron tayo sa Messenger. So, kung interested sila, ipasok lang natin sila sa group chat natin. Then, tuturuan natin sila. Okay, so again, subscribe kayo sa channel natin. And thank you.